Hi guys! Welcome to my channel again, Maisel Rivera. Ang ituturo kong tips sa inyo ay paano bumalik ng Hong Kong ng walang babayaran. Ito ay para lamang sa mga OFW na ex-Hong Kong din, lalong-lalo na kung ikaw ay isang direct hire. So wala akong masyadong binayaran dahil na rin sa mga tips na ituturo ko sa inyo. So unang-una, kausapin mo muna ang amo mo na nag-direct sa'yo. Kailangan ninyo ng pag-uusap. At tatanungin mo sa kanya kung ano yung mga binayaran niya dito. And of course, sasabihin sa iyo ng amo mo na binayaran na niya dito lahat ng bayarin 100%. So, iyan yung dapat mong makonfirm sa kanya, which is, yun talaga ang dapat. So, pag na-confirm mo na, kailangan mong pumunta ng PUEA para mag-acquire ng OFW record. Maraming hindi nakakaalam dito sa OFW record na ito. Kasi marami akong nakasabayan noon na dumaan pa rin sila ng training. Iisang agency kami sa Pilipinas, pero dumaan pa rin sila ng training. Mga ex-Hong Kong din sila. Tapos tinanong ko sa kanila kung magkano yung mga binayaran nila. Hindi pare-parehas. May nagbayad ng 18,000, may nagbayad ng 20, 25, 30 or something. Mga nakasabayan ko lahat yan na nag-flight ng Hong Kong. Pero ako, ang binayaran ko lang is 500, which is iyan lang yung pregnancy test ko nung departure ko na. So before ka mag-sign ng contract sa agency, sasabihin mo sa kanila na wala ka ng ibang babayaran dahil nag-usap na kayo ng amo mo dito sa Hong Kong na iyon yung order niya sa'yo. Wala ka ng babayaran dahil bayad na niya lahat ito. Kasi pag alam ng agency na alam mo yung patakaran, hindi ka niyan pipilitin. Kasi yung iba, hindi naman po sa lahat. Yung iba lang. Nagmamaang-maangan lang sila, kaya marami silang binabayaran. Pag alam nilang wala kang alam sa mga rules, syempre, pagtitrainingin ka nila. So, for me, it doesn't make sense na mag-training ka ng mag-training paulit-ulit dahil yung training na ginagawa sa Pilipinas, hindi rin naman natin ina-apply dito sa Hong Kong. Kasi pagdating mo dito, iba-iba na, hindi yun yung ginagawa natin. Although meron naman ding mga iba, nakakakuha rin naman tayo ng mga good ideas, pero exactly hindi yun talaga. Kasi naranasan ko rin naman mag-training sa Pilipinas, yung kauna-unahang training ko na talagang mas grabe pa ang ginagawa sa training, na grabe talaga as in. Pero at least nakakuha naman tayo ng mga ideas din kahit paano. Ang pinopoint ko lang dito, hindi na kailangang ulit-ulitin natin yun, lalo na kung nanggaling ka naman na dito. It's just a waste of time and money. Then if the agency will tell you na kailangan mo pa rin dumaan sa training ganito ganyan, maging matigas ka, sabihin mong hindi. Otherwise, hindi ko itutuloy itong application ko. And then, pag hindi mo tinuloy, tatawag ang employer mo sa agency dito sa Hong Kong, nakatie up niya dyan. Bakit hindi, yung aplikante na gusto kong i-hire, bakit hindi siya nagtuloy? Which is, mawawalan sila ng isang aplikante pag sinabi mo yung hindi mo na itutuloy yung application mo. Bakit? Kasi pinagtitraining ka nila. Wala kang kakayahan na magbayad sa training mo dahil nagtraining ka naman na before. So yung agency dito sa Hong Kong, hindi yan papayag na mawawalan sila ng aplikante. So kakausapin nila yung agent mo sa Pilipinas, agency mo sa Pilipinas. Kaya yun, mapapayag mo sila na hindi ka na magti-training. So, option mo pa rin yan kung gusto mo. Kung gusto mo pa rin dumaan sa training o etc. etc. Pero ako kasi guys, hindi ako makukuha sa takutan lang yan. Meron pa mga agency na nagsabi sa akin na putulan mo yung buhok mo, hindi ka makakapunta doon sa Hong Kong. Hindi ko talaga pinutulan ang buhok ko. Bakit ko puputulan? Hindi yung buhok ko, hindi sa namimiloso po ako, pero bakit ko puputulan ang buhok ko? Hindi yung buhok ko ang magtatrabaho. Sabi kong ganun. Tapos, hindi sinabi ng employer ko na putulan ko. And then, kung pipilitin nyo ako na puputulan ko ang aking buhok, so hindi ko na i-apply, hindi ko na itutuloy ang pag-a-apply ko. Yun lang naman yung sinabi. Hindi naman ako nananakot, pero ipinakikita ko lang na yung karapatan.
Pero during my first time, syempre naging sunuran din naman ako dahil syempre alam ko na mga rules yun during my first time abroad. So I've been a lot of countries for so many years. I started from Singapore and then Thailand, Hong Kong, pabalik-balik na ako ng Hong Kong. And then some part of Europe as well. So, ayan, marami na rin akong mga karanasan sa pag-abroad. Kaya gusto ko lang ma-share din sa inyo yung mga karanasan ko. Lalong-lalo na yung mga wala nang mapagkakitaan na gustong bumalik dito. Tapos, yun minsan inabuso pa dahil sa natatakot ka sa agency. Kailangan, guys, maging matigas kayo. Huwag niyong ipakita sa agency na natatakot kayo. Kasi pag ipinakita niyo yun, ano yan, pipilitin nila kayong gagawa ng mga bagay na hindi naman talaga. Hindi ko rin sinasabi sa inyo na labanan ninyo sila. Siyempre, pakinggan pa rin ninyo kung ano yung mga point of view nila. And then, kung alam naman ninyong hindi kakayanin, bakit hindi nyo itry na magsalita? Kasi dati, guys, napakatahimik kong tao. Hindi rin ako nagsasalita. Lahat, okay, dahil gusto ko lang makarating ng abroad. Pero minsan kasi, guys, nagiging, pag lagi tayong nag-oo ng nag-oo, doon nagsisimula na malambot tayo, bigay tayo ng bigay. Siyempre, ang hirap-hirap din namang kitain ng pera. Processing, kung may mga hinihingi din naman sa inyo na mga konting bagay lang na kayang-kaya naman, siyempre, ibigay naman din natin kasi deserve din naman nila yon kasi naghihirap din naman sila sa pagpa-process. Pero wag lang naman din sobra na umaabot ng mga 20,000, ganun-ganun, 10,000, kahit nga 5,000, hindi ako nagbayad dyan sa mga agencies. Kasi ininsist ko talaga dun sa agency na sinabi ng amo ko dun sa Hong Kong na wala na akong babayaran. Kaya yun yung sinabi ko sa kanila. Which is, meron din naman akong mga kunti-kunti lang na binayaran. Yun nga lang yung ma-share ko sa inyo. And then, pagpunta mo ng medical, you have to make sure meron silang referral letter na manggagaling sa agency na i-make sure mo doon kung yun ay billed by agency. Kasi matitikan doon or machechikan doon na yun ay billed by agency. So, pag nandoon, ibig sabihin, wala ka nang babayaran 100%. Yun lang. And then, the next day or whenever, dadalhin ka na nila, papupuntahin ka na nila sa PIOS, dating PIDOS. At doon, hindi ka na rin mag-a-attend sa PIDOS nila dahil naka-attend ka na before. Bibigyan ka lang nila ng certificate. And hindi kasi pare-pareho, guys. Yung una, nagbayad ako ng 100 pesos. Pero itong last, hindi naman ako nag-demand. Akala ko talaga may babayaran ako. Hindi naman nila ako pinabayad. So, kumuha lang ako ng certificate. And mabait naman sila. Binigyan lang ako ng certificate pagpunta ko doon sa PIOS ko. Yung last. So, yun lang, guys. Tapos, nung pagbalik ko na ng agency, ulit dahil kukuha ulit ako ng referral for the pregnancy test kasi kailangan yun before the departure. So, ako na yung nagbayad kasi 500 pesos lang din naman. So, yun lang yung aking binayaran sa aking agency. At saka yung iba pa na kung ano-ano pa pero konti lang, as in konti, na kayang-kaya lang din naman. And then, nung kukunin ko na yung ticket ko sa agency, so, yun, marami akong mga nakasabayan na bakit daw ganon, ganito, ganyan, nag-training pa sila, ganyan. Tapos, tinanong ko sa kanila kung kumuha ba sila ng mga records nila sa PUAA. So, meron din naman daw silang mga records sa PUAA. So, kahit may record ka, kung hindi ka magsasalita at alam nilang hindi mo alam yung ginagawa mo, magte-training ka pa rin, magbabayad ka pa rin ng kung ano-ano. So, ito lang yung tips ko, guys, sa inyo kung gusto ninyong bumalik ng Hong Kong. Lalong-lalo na sa mga direct hire na ex-Hong Kong. At ganun din, ha, kahit hindi kayo direct hire, ganun pa rin ang gawin ninyo. Kung ex-Hong Kong na,
So, ayan guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe kasi marami pa akong mga tips na ituturo sa inyo sa mga susunod kong vlogs. Thank you and bye-bye!